Ana. Sir, sana po maging okay na po si Ma'am Camille. Pinagdadasal ko po sa lagi. Salamat, madam. Sir. Ano yun, madam? Sir, mag-iingat po kayo, sir. Ikaw din, eh. Hi, Camps. Oops. Ay, hindi ka pa kumakain. Sakto. Ito, sabay na tayo mag-dinner. Tapusin ko lang to. Kapag hintay yan, mas importante kumain ka na muna. Nasimulan ko na kasi. I have an idea. Why don't I take the weeks off from work? Pwede tayong pumuntang Costa Vida Resort. Para naman makapag-relax ka. Makarecover. Recover? You need this. We need this. So? Gusto mong kalimutan ko na lang yung baby natin. Kams, wala na tayong magagawa. Napakadali para sa'yo mag-move on. Pero sa akin siya nabuhay. At sa akin din siya namatay. Sa akin! Kams. First of all, I want to tell you, Camille, and sa'yo na rin, Andrei, na normal lang nararamdaman nyo. Do not condemn yourself if you feel unmotivated or if you're in a slump. If you're flooded by negative thoughts, normal lang yun. Give yourself time to grieve. Napakahalaga na pagbigyan nyo ang sarili nyo na magluksa. If you feel like crying, go ahead. You deserve to cry. A good cry does wonders. If you feel like doing nothing, it's part of it. Do not let others judge you kung matagal kang mag-move on. No one has the right to invalidate your feelings. Yan ang tandaan nyo. And remember, you may not forget the pain, but in the long run, days and nights are going to be better. But of course, we cannot grieve too long. Life must go on. Aminin man natin o hindi, darating sa point na kailangan labanan nyo yung nararamdaman nyo. We can't wallow in our sadness forever. Kapag may opportunity na ma-divert ang attention mo, grab it. Mas mapapabilis yun sa pag-heal ng emotions mo. Ms. Gladys, excuse me po. Tumawag po si Ms. Wendy on the phone. Sorry, I just have to take this call. Thanks, Doc. Saan mo gusto kumain? Gusto ko na umuwi. Kukulong ka na naman sa kwarto. Anong gusto mong gawin ko? Mamasyal? Mag-enjoy? Cam, sabi ni Doc, di ba, hindi naman pwede tayong magmukmuk lagi. Kailangan rin natin bigyan yung oras natin mag-heal. Alam kong nahihirapan ka na sa akin. Pero alam kong mas nahihirapan ka. Kaya nandito sa tabi mo. And gagawin ko lahat para maging masaya ko ulit, ha? Gagawin mong lahat?
babalik mo yung baby natin? What? Like, Kams, alam mo, hindi ko magagawa yun. Wala ka sa tabi ko. What? Kung nandun ka sana, sana dadala agad ako sa ospital. Sana nasave mo yung baby natin. Kams, pauwi na ako. Camille? Camille, are you okay? Camille! Camille! Camps! Nanay! Happy birthday to you! Oh, Camps, dali! Dating gawin! Iblow mo na yung candle! Wish ka na para sa mamay mo. Eh, ano pa bang mawi-wish natin kay Judith? Eh, nasa heaven na. Ayun, kasama ng apo niya. Pao. Cam, sorry ha. Mas gusto ko lang talagang isipin na kasama na ng mama mo yung baby mo ngayon. Cam, ikinagawa lang naman namin to para sumaya ka. So, iisipin ko lang na magkasama si Mamay at si Papay at yung baby ko sa heaven, tapos okay na, ganun. Cubs. Una, alam namin kung anong nararamdaman mo ngayon. Pero okay lang yan. Kaya mo yan, di ba? Lagi? Oo nga pala, Mang. Kasi palaban ako, di ba? Ganun ako pinalaki ni Mamay. At ganun niyo ako pinalaki. Lahat kayo, di ba? Eh, kailangan palaban ako eh, kasi ulila ako. Hindi ka ulila. Alam mo yun. Mang, salamat ha. Dahil kinupkup niyo ako. Pinaramdam na parte ako ng pamilya niyo, pero Mang, di naman talaga eh. Kams, ano ka ba? Ano pinagsasabi mo? Ate, binilin ako sa inyo ni Mamay. Pero hindi ko naman masasabi na akin kayo. At nasa inyo ako. Nasa akin ang mga pamilya niyo. Pero yung baby ko, yan sana ate, yun ang masasabi kong sa akin. Sa amin ni Andre, sa pamilya namin. Yun sana yung masasabi ko sa akin talaga. Pero wala na siya. Sinabi mo kanina, nagkakamali ka. Pamilya mo sila kahit hindi mo sila kadugo. Alam kong mahal nila ako at mahal ko sila. Pero alam mong iba yun, Andre. Iba kapag may sarili kang pamilya. Iba kapag may sarili kang anak. Camille, kung tutuusin nga, di ba, nagsisimula pa lang tayo. Bumubuo pa lang tayo ng pamilya. At nawala na yung bubuo sa atin. Yung pagmamahalan natin, Camille, yun yung bubuo sa atin. Alam mo bang, habang nag-iisa ka dito, meron ding isang nag-iisa. Hindi rin okay si Andrea, anak.
Kaya lang, kailangan niya maging matapang para sa'yo. Ang mahalaga, sa bawat pagtatapos, meron kang natututunan. Dahil ito ang babaunin mo para magpatuloy ka sa isang bagong simula. So, ano yan, Mars, ha? Iisip ko lang. Hindi ko kasi akalain na gano'n na pala yung nararamdaman ni Camille. Siguro. Siguro hindi sapat yung naibigay natin sa kanya, no? Ano sa palagay niyo? Ay, nako. I'm sure. Disappointed sa atin si Judith. Oo nga. Nagkulang tayo kay Kamkam. Siguro kasi masyado tayong nakatutok sa asawa mo, Marvy. Ako talaga may kasalanan? Oy, ikaw ha? Ikaw nga itong hindi mo naalagaan si Camille nung naghiwalay kayo ni Aljo. Teka muna. Alam niyo, iniisip ko. Siguro. Siguro naging kampante tayo masyado. Kasi iniisip natin na sobrang tatag ni Camille. Diba, madalas nga tayo nagpapaalaga sa kanya, tapos sumaasa tayo sa kanya. Hindi natin alam, nahihirapan na pala yung mga nararamdaman niya, yung kalooban niya. Sana makabawi pa tayo. Nagsisimula pa lang tayo. Bumubuo pa lang tayo ng pamilya. At nawala na yung bubuo sa atin. Akong bumitaw. Pero hindi na. Sorry. Sorry, wala ako nung kinalangan mo ako. I'm sorry. I really tried to be strong for you. Bonus. Thank you, Andrea, for having me back at United Tech. I really need someone to handle our operations department.
someone who I can trust. And I will earn that trust. Drinks! May kailangan ka pa ba? Wala na eh. I mean, I got my dream job back. Magkaibigan na ulit tayo. Maging tatay pa ako. I can't ask for anything more. Sorry. It's okay. I mean, I'm sure you'll be blessed with another child soon. Sana nga. Oh, sige, sige. Pagunta na ako. Si Patricia, mga anak na. For normal pregnant women, once fully recovered, you can ovulate and become pregnant as soon as 2 weeks after the miscarriage. But after reviewing the outline of your old medical history, we found out that you have complications back then. So I believe it will be best if we run a few more tests on you. Needless to say, you have to make healthy lifestyle choices. And that's taking your prenatal vitamins and folic acid supplement daily to amp up the chances na makabuo ulit. Everything's noted, Doc. Come back next week for the ultrasound and a specialized x-ray para kay Mrs. I'm not gonna lie. This is not gonna be easy, but we're gonna do everything we can to help you conceive again. Lang ako, huwag mo na ako alalahanin. Sabi mo nga, di ba? We have each other. Eh, syempre, hindi ko din maalis na gusto ko pa rin ng baby. Sige, pagbibigyan kita. Pagbibigyan? Wow! Ako lang may gusto? Siyempre, gusto ko rin. Ayoko. Uy, talaga. Wait lang. Nanonood si Mamay. Sorry po. Excuse me. So these are our next big projects for 2022. First off, we have... Sorry, wala kasi mapag-iwanan eh. Sabi ko naman sa'yo, okay lang. Hey, baby. Baby, Jasmine, stop crying. Nangitingin mo na kami, okay? Ano ba ito? Kailangan palitan yung diaper. Ay, i-check ko. Ako na. Tingin. Sige nga, Ninang. Stop crying. Okay pa naman diaper. Hey, babe. Ay, baka si Tita Dexy makakapagpatahan. Ay, anong, Ate Dexy, ako na. Baka kailangan lang ipugugugo yung stroller ng din niya. Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Ganito kasi. Joke lang. Ano yun? Natakot mo yung bata. You know what, Seth? Just finish your project. Kami na muna bahala kay Jasmine. Are you sure? Yeah, malay mo. Gusto niya kay Nino. Thanks, bro. Hey, Jasmine! Hi, don't cry. Bilis mo na. Nino pala gusto mo eh. Mahilig ka sa pogi, ha? Tulog na siya. Paano yan? Maya na lang. Thank you, guys. Dre, na-email ko na yung report ko sa'yo. Alright.
Okay, baby. Uwi na kayo ni Daddy. Sakto tulog na si baby Jasmine. Kamusta si Patricia? She's feeling better now. Sipon lang naman. I spoke to her on the phone. Sabi niya, thank you for helping me take care of baby Jas. Of course. Anytime. At least nga dito, marami pwede mag-alaga sa kanya. Di ba nakakaya? Store ba sa office? Of course hey. Not. Okay lang. Anytime. Thank you, guys. And thank you also for saying yes na maging ninong at ninang ni baby Jas. It's our pleasure. Hindi namin tatanggihan yun. Una na kami. Baby, babay na kay ninong at ninang. Tulog pa. Need help? Oh, got this. Thank you. Ingat. Buti naman, nasolo na kita. Lubusin mo na, kasi paminsan-minsan lang to. Sa totoo lang, nalulungkot ako pag natutulog doon si Colleen. Pero sinasanay ko na rin yung sarili ko para naman makasama niya yung baby brother niya. Pa ba kasal si Aljo tsaka si Bella? Di pa kami annulled. Di sila pwede magpakasal. Haba kasi ng proseso tsaka magastos. Masakit na nga sa puso na makipaghiwalay sa asawa, masakit pa sa bulsa. Pero, tatlong taon na rin kami naghihintay. Sana mag-grant na. Gusto mo ng juice? Sana maanal na kayo, no? Para makapagpakasal na tayo. Nagpo-propose ka ba? Babe! Babe! Nihilo. Babe, buka, babe. Buka. Wait lang. Uwin mo ba ng juice? Nihihilo ko. Babe, inuha muna. Babe, okay ka lang? Di ba yan naman yung gusto mo? Yan naman yung gusto ninyo ni Paula, na mag-grant na yung annulment. Magiging legitimate son mo na rin si AJ. At pwede rin tayo magpakasal! Masaya ako, Han. Pero may kailangan lang akong gawin bago natin ituloy ito. Alam niyo naman po na umasa ako na magkakabalikan pa kayo ni Papa, di ba? Pasensya ka na, Han. Pero, tanggap ko na pa. Di naman talaga pwede pilitin ang love, eh. Di rin pwede kontrahin. Lalo na kung ang taong makakatuluyan mo ay yung taong nagmamahal sa'yo. At yung taong mahal mo, masaya na ako para sa inyo ni Papa, Ma. Sorry kung hindi namin bigay ni Papa mo yung buong pamilya na gusto mo. Pero kahit broken family tayo, huwag na huwag mong iisipin na iba tayo sa ibang pamilya, ha? Kasi nagmamahalan tayo. Buo pa rin tayo. Mahal na mahal ka namin ang Papa mo. Tsaka siyempre, mahal na mahal ka rin ang Tita Bella mo. Pati si Kuya Luke mo. Si Baby AJ pa. Oo. Ang pa, maraming nagmamahal sa'yo.
the more the merrier. Kuya Luke, annulled na si Mama at si Papa. Will you let me marry your mother?